gustong gawin sa kanilang mga buhay na hindi naman masama. Marami sa atin na nag-aaral, hindi masama mag-aaral. Marami sa atin ang gusto magkagumpay, hindi masama. Marami sa atin may mga degree, may mga kilala po nga nagbamasteran, nagdodoktoran. Ibig sabihin, ang katalinuhan ng tao ay walang katapusan. Patuloy pa rin ang pag-accumulate, pag-aakwain habang sila ay nag-aaral at inaabot ang mga bagay na kanilang gustong maabot sa kanilang mga buhay. Hindi po masama ang mga bagay nito. Ibig sabihin, hindi tumitingil para makamtan ang isang bagay para maraming matutunan, katulad din sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kinakailangan tayo ay hindi titigil upang maintindihan at maunawaan ang salita ng Diyos at magkaroon tayo ng karunungan sa panahon ito. Meron mga tao sa ating panahon nagmamarunong, lalo-lalo na yung mga nabuhay noong 1960s, 50s, 70s, sa panahon ngayon, maraming sasabihin nila, alam ko na ang lahat. Pero kaya nga dumami ang call center services sapagkat marami ang nagsasabing maalam pero hindi pala maalam. Maraming mga matatanda, magagaling. Pero pagdating sa computer, wala alam. Kaya ano gagawin? Katawag ng call center service. Kung bakit hindi ito tumatakbo? Bibigyan ng instruction. Ginalaw niyo ba ang ano, ang mouse? Oo naman, ginalaw. Bakit hindi? Gumagata. Tinanong ko, tatanungin na ngayon, call center ng agent na nag-aano ng service, nagtutuko. Sinaksak niyo po ba yung ano, yung video city? Ay, hindi, hindi. Saksak niyo po. Yan isa, yung mga matatanda, mga kalimpi. Akala niya, ganun-ganun na. Maraming mga matatanda. Ako, inaamin ko, hindi ako adept na adept when it comes to computer. Pwede akong talunin ang mga grade school na maaalam na yun. Nung mag-aaral ako sa computer noon, puros lang theology. Walang practical. Ngayon, puros practical. Ang dami na sa IT. Kaya, ako sinasabi ko, nagpapatulong ako sa anak ko, gawin mo nga, minsan ka, nagagalit pa yung mga bata. Kasi kami mga matatanda na, may mga gulang na. Akala ko mga bata ay patanda nyo po, wala, hindi nyo pa alam. Minsan hindi nga namin mag-gets-gets kung paano namin gagawin din eh. Kasi hindi nga namin henerasyon ang ganitong klase na meron mga kung ano-ano mga gadget na lumalabas. Eh minsan mga kapatay din na naiintindihan, nagagalit na sila. Oh, di ba? Si dati na, tinuhog ko na, hindi pa rin alam. Pero at least, nagsasabi niya, hindi ko talaga yan alam. Kaya sa pagkasabi, alam ko yan, pero hindi pala. Kaya tayo mga kapatid, habang tumatagal, dapat hindi tayo titigil na marami tayong malaman sapagkat ito ang nais ng Diyos. Walang patapusan ang pagkatuto patungkol sa karunungan na nagmumula sa ating paitong Diyos. Kaya kinakailangan magpatuloy tayong matuto at maunawaan natin ang dakilang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Proverbs chapter 19, verse 20. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng puro upang ikaw ay maging pantas sa iyong huli bukas. Kaya dito, kinakailangan tayo ay marunong makinig para maging pantas. Huwag magmarunong sapagkat ang tao minsan ay napapahamak sa kanyang sariling akala. Kaya ang karunungan, kinakailangan ating ingatan para ito ay magamit sa maayos na kapamaraan. Sinabi pa rin sa verse 20 ng Proverbs chapter 1 sa mahuling talata, karunungan ay humiiyaw na malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas sa kanyang tinig sa mga liwan na dako. Kaya mapapansin natin sa ating kapanahunan, kinakailangan tayong mga nakakilala sa Diyos. Gamitin natin ang ibinigay sa atin at natutunan natin sa ating Panginoong Diyos na ituro, bigyan ng pansin
Huwag ipagmalaki na meron tayong nabot bagkus ating ihayag ang karunungan na natanggap mula sa Paynoong Diyos sa ikatututo ng mga tao makikinig ng sasabihin mula sa ating Panginoon. Kaya na tayo, hindi tayo yung mga tao na naligtas na walang ginagawa bagkus binibigyan natin ng pagkakataon na makakilos ang Diyos sa ating mga buhay. Eh kung mapansin nyo, tayo ay punong-puno ng evangelism sapagkat hindi natin sinasarili yung natanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos. Katulad yan ng talbos ng kapote. Habang iyong inaalisan ng talbos ang kapote, lalong lumalago siya. Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Habang binibigyan mo ng pagkakataon ang natutunan mong karunungan mula sa salita ng Diyos, iyong ipinabahagi, lalong dadami at lalong lalawak at lalong lalangin ang iyong mga pag-unawa sa mga bagay sa mundo ito. Magiging kang liberal sa bahagi ng pagbibigay at hindi ka magiging kuripot pagdating sa bahagi na sinasabi ng Diyos ng kanyang salita sapagkat alam mo ang pagiging liberal ay pinagpapala. Kaya pagbinigay mo ang oras mo, sinasabi mo sa iyong sarili, nais kong ibigay ito sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng kaunawaan na bigyan ko siya ng papuri at kaluwalhatian. Kaya hindi ka naghihinaya. Pag ikaw ay dumadako sa gawain ng Diyos, pag ikaw ay sumasama sa gawain ng Diyos, pag ikaw ay nag-aaral, nananalangin, hindi mo kinababahala. Hindi ka nagsasabing, sayang ang oras ko sa pagpunta dyan, sayang ang oras ko na sumama sa gawain. Bagus ang puso mo ay lalo nga nagiging masigla at nabibigay mo ng pagkakataon ng sarili mo sapagkat nararamdaman mo na pinagpapala ka ng Diyos habang ikaw ay nagiging liberal sa mga bagay na usapin patungkol sa gawain na ating Panginoong Diyos. Because if you stop learning, you will stop living. Pag huminto ka na matuto, parang sinabi mo na rin na ayaw mo na mabuhay. Kaya tayo habang tumatagal, natututo pa rin tayo, nag-aaral pa rin tayo, nagbabasa pa rin tayo. Ako, sa edad ko ito, nagbabasa pa ako, marami pa ako, mga bibilit, mga aklat, binabasa ko pa yan. Kasi minsan, yung sa pag nagkagamit ng cellphone, minsan naanang mata ko. Parang mas maganda pa ang nagbabasa. Kaya marami akong books na binabasa. From time to time, binabasa ko. Hindi ako tumitigil sa paghahanap ng mga bagay na sinasabi ng Diyos. Gusto kong maging malalim. Kaya mayroon ako mga binabasa, mga Biblia. Binabasa ko yung Biblia ng kabataan, tinitingnan ko kung ano ang approach. May Biblia ng mga babae, may Biblia ng iba't ibang salin. Kasi tinitingnan ko kung ano ang approach nito. Kaya kung mapapansin nyo, nakakita kayo ng Biblia ng mga babae. Sino nakakita? Ibang approach to, ibang mga wordings to. It's all about sa mga babae. Meron ka matututunan doon. Meron kami niyan. At napakaganda pag... Tapos yung Bible naman ng kabataan, yung Bible ni Genesis, pag nag-devotion ko binabasa ko, ang ganda ng kanyang ano. Pangkabataan na approach talaga. Maintindihan. Meron naman malalim ang King James Version. Meron naman mababaw ang NIV Version. Diba? Iba-iba classic version. Kaya abang tumatagal ka, lumalalim ka, gusto mo mayroong maunawahan na maintindihan, hindi ka lang nakalagay sa isang lalagyan na nais mong matutunan, nais mong maintindihan ang mga bagay na tinutukoy ng ating Panginoong Diyos. Still, you are continue to learn and learn and learn and learn and learn. At dyan, nararamdaman mo na ito pala ang kaulugan ng buhay. Kaya hindi ka nabuboring pagdating sa pagkatuto patungkol sa salita ng Diyos. Kasi ang palagi mo inaabangan revelation ng God. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, yung reflection sa buhay. Ano ang sinasabi ng Diyos sa akin
pakinggan mo ang kanyang sinasabi. Kaya magtutun ka ng pansin, magbibigay ka ng oras. Hindi basta-basta. Kasi may, gusto mong matuto. Gusto mong may maunawaan. Iyon ang isang sinasabi ng Diyos na dapat nating gawin sa ating kapanahunan upang tayo ay hindi mapariwara. Sapagkat sa panahon natin, marami ang napapariwara mga tao sapagkat sila ay magmamo dahil hindi nila naiintindihan ang instruction ng Diyos. Kapalag tayo ang ating samahan ay tinuturuan tayo ng discipleship hindi natatapos sa isang seminar. Continue sa ating discipleship ang pag-aalagan tuloy-tuloy. Tinitingnan tayo kung gaano tayo maglalas kung isusustain ang ating pagpapalagad sa Diyos kapagat tayong lahat ay mag-alagad ni Kristo. Kahit ako, na po ang namumuno sa inyo, alagad pa rin ako. Nagsasubmit pa rin ako sa aking leader. Yeah. Hindi ko ginagawa ang sarili. Kinakailangan ko pa rin sumangguni, sabihin, i-report. Dahil alagad ako, kailangan ko sumunod. Ito yung natutunan ko nung maging alagad ako at dinadala ko hanggang ngayon. At natutuko ako at marami ako natutunan, kaya inilalayo ako ng Diyos sa mga kayabangan at pagmamataas. Laging basic. Kaya hindi ko pwede pagmalaki ang aking kalalagayan sapagkat sa Kanya lamang ito at ang mga bagay na ginagawa ko hindi mangyayari kung hindi nakalooban. Kaya pag natutunan mong malalim, lalo ka magbukumit sa Diyos, lalo mong iintindihin ang mga bagay na sinasabi ng ating Panginoong Diyos at masisiyahan ka sa iyong buhay paglilingkod sa Diyos at sa ating talata sa chapter 19 ng Kawikaan verse 37. Magtigil ka, alam ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng anak. Meron dito paywati. Kinakailangan maging marunong sa pagkikinig, maintindihan ang pagkikinig, maunawaan at pinakikinga, kahit gaano ang narating sa buhay ng isang tao, malaga pa rin ang pagkikinig sa Diyos, hindi kung kani-kanino at kung saan-saan. Sa pagkikinig nag-uumpisa ang pananampalataya. Kaya makinig sa payo, abang tayo ay lumalakad sa panahon ng mga kabataan, makinig sa payo. Magkaroon ng wisdom kung magmalaki. Laging makinig sa payo. Huwag sarilinin ang mga pag-aakbang sapagkat minsan maraming kabataan ang naliligaw hindi marunong makinig.